Papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mo na ang obispo na si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mo na ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angka ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawing kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari ng Israel. Nooy 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman, ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Huda. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Haboseyo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makakapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Siyon na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noong pamanguna, sa mga lingkod mo ay ipinakita, yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad. Ang magtatagumpay siya oras-oras, mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko at pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskriba na dumating mula sa Jerusalem, inaalikan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayari na palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariyang iyon? At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambakayang iyon. Ganyan din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal ang darating at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Tsaka pa lamang niya maluluuban ang bagay na iyon. Tandaan ninyo, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ni Jesus, ito sapagkat ang sabi ng ilan, inaalikan siya ng masamang espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating Panginoong Jesus, walang tigil ang kanyang paglilingkod sa tao.
Pinagagaling niya ang mga may sakit, ang mga demonyo na sumasapi sa mga tao, pinalalayas ng ating Panginoon. Puro kabutihan ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa mga tao. Ang mga eskriba naman, wala silang ginagawang pagtulong sa mga tao. Hindi sila naglilingkod. Hindi sila tumutulong sa mga gawaing mabuti ng ating Panginoon. Hindi na nga sila gumagawa ng mabuti, kinakalaban pa nila ang Panginoon. Hinahamak siya kung ano-ano ang kanilang sinasabi laban sa Panginoon. Huwag natin gayain ang mga eskriba na hindi na nga tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kinakalaban pa natin ang Panginoon sa kanyang ginagawang paglilingkod sa tao. Huwag tayong maging maka-eskriba. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan. Buong tiwala tayong lumapit sa Ama. Dala ang ating mga idinadalangin mithiin. Ang ating tugon, Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksin ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigma ang mga bansa, naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo, naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming kilumin sa lakat ng masama at hayaan mo na ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming
Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ginaganap namin na pag-aakin na nagdudulot ng kaligtasan. Ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalaw kay San Francisco para siya ay umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakad ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami
sa lakad ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakad ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaandayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
pag-ibig ng Diyos. Paghihirap pa kapighatian, pag-uusig o gutom o tapak, at kahit na ang kamatayan walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino magkapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo na ang tinanggap namin na banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco, upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ninulwalhati ka namin.